Yeah, good morning guys. Meron na naman tayong bago detail. Ito, ito yung una. Nakarawas ko pa lang yan. Yan, kita nyo, maganda na yung gulong. So, meron, kagabi meron na namang di-drop off. Ito siya. Ito siya guys. Ito siya. Yun! Yan, so ngayon ko pa lang to nakita dahil kagabi. Gabi na ako naka-uwi mga alas 9. So ngayon ko lang to talaga makikita kung anong condition. So ano meron dito to? Wow. Ayan, so ayan. I-restore natin yung dahil faded na. So makikita, oh ito. May mga tama na siya dito. Ayan, parang sa tae yan. So, ganda. I like this one, guys. Yeah, anyway, oh, kita mo yung kanyang rings. Brown. Okay. Malinis naman. Hindi ka tulad ng isang yon na talagang sobrang dumi. Yan. So, pwede natin, ito meron pa siya dito. Pwede natin major na magiging problema natin dito. Nakikita ko, wala naman. Ito natin ang bubong. Yan, wala. Basa lang. Wet look. Nakikita ko dito sa likod guys, wala. Wow, Knicks fan. New Jersey. Taga New Jersey. Nakikita ko dito guys, wala tayo nakikita ng problema. Talagang sirang siguro pakintabin pa ng may-ari. Shout out kay Gary. Si Gary may-ari nito. Ay, spacer pa siya. So anyway, pinakita ko lang muna sa inyo. Ito muna ang titirahin natin pala. Ooh, look at that guys. Wow, parang binuksan na hindi na kabit mabuti ang takip. Anyway, sa inyo. Ayan. So, gagawin natin pa lang dito. One step at talaga natin ng ceramic. Unahin natin itong tapusin dahil bukas kukunin na to. Pero yun, next Sunday pa. Next week pa. Ayan. So, ito ko lang sa inyo guys. Dito, in-sprayan ko muna ng brake R wheel cleaner. Napakagaling nito magtanggal ng brown residue sa tires at nakadikit na brake dust sa mga mugs. After 30 seconds, binalawang ko na. Makikita nyo, natanggal na yung mga brown residue. Yan, tapos after nyan, madali na nating malilinis itong mga rims. After wheels, foam wash naman, then rims, then foam wash again, tapos clay bar. Sa pag clay bar, pwede kayong gumamit ng car soap or pwede rin kayong gumamit ng clay lubricant. Then after matinding car wash, pasok na natin ito sa garahe, tapos makikita na natin kung anong tunay na condition niya. Ayan guys, ito na yung condition niya after na car wash. Yan, so ito yung ating detail ngayon. Ayan, BMW 2-door. Yan, so pakita ko sa inyo yung condition. So ginawa ko pala dito kanina, kakatapos ko lang mag car wash eh. Siyempre kailangan clay bar, tapos iron decon, yung mga rims na nalinis ko na rin, yung mga kaloob-looban. So pakita ko sa inyo yung condition nyo ngayon. Ayan, so yan na. Ito nyo naman, ito meron tayong kailangang i-address dyan. Madali yan, siguro ano lang to eh. Dagta. Ayan, tsaka mukhang bago-bago pa siya. Kaya madaling matatanggal. So, ayan, pakita ko sa inyo yung condition ngayon. Ayan, so hindi naman ganun katindi yung mga swirl marks, pero syempre German car ito. Madigas ang clear coat.
Ayan, so ayan yung ano pala niya, i-restore natin yan. Ayan, so ito meron na nakitang light scratch dito. Ayan. So wala akong nakikitang talagang major na gagawin natin, guys. Dito pala, mukhang may tinanggal na ano dito, spoiler. Ayan, mukhang meron yung dati. Tinanggal kasi lang, iwan yung residue. Anyway, yan, so pakita ko sa inyo dito. Yan, ewan ko nakakita sa light. Yan, konti lang naman yung mga swirl marks niya. Yan, so pakita ko sa inyo itong gwapong-gwapong BMW. Yan, so guys, ngayon galagyan ako ng tape. Kung ano man yung pwede natin lagyan, tapos magka-polish na ako. Dito gumamit ako ng 3D1 polish at microfiber pad. So ito na yung before. Makikita nyo ang daming scratches dahil sa paglagay ng spoiler. At ito na yung after. Hindi man siya perfect pero napakalaki na ng improvement. Dito gumamit ako ng maliit na polisher para sa makikitid na parte ng sasakyan, katulad ng front bumper, headlights, taillights, side mirrors, at pillars. After polishing, tanggalin na natin itong mga tape. Ayun guys, kakatapos ko lang mag polish. Second day na pala ngayon dahil kagabi naubusan ako ng oras dahil kahapon meron ako mga dumating na customer sa oil change. Nabisi ako, tatlo yung dumating kahapon, so natigil ako dito. But anyway, nakakatapos ko lang mag polish, tanggal na rin ako ng mga tape. Pakita ko sa inyo. Yan, hindi pa ako naglalagay ng ceramic. Pinakita ko lang sa inyo yung nagiging resulta. Yan, so malaki na lang improvement. Tapos yung mga scratches na
nawala na. At tapos pala, ang gagawin pala dito, maglalagyan ko ng ceramic. Ayan, tapos yung mga side skirts na nilagay, yung mga ayan, front ano, i-resold din natin, lalagyan din natin ng ceramic. So ngayon, magpapahid muna ako ng alcohol para matanggal yung mga residue nung polish. Napaka-importante na mag-spray kayo ng alcohol or any prep spray para mas kumapit yung ceramic na ilalagay nyo. Yan, so tapos na ako magpahid ng alcohol. So yung ating prep. Ngayon maglalagay na ako ng ito yung graphene. Ito yung gagamitin natin. Yan, ito yung IGC. Yan, kung gusto yung order nito kay Sam Branches, message nyo lang siya sa Facebook. Ayan, so maglalagay na ako guys. Oh, yun! Kita nyo naman yan, guys. Napaka-pogi na naman itong BMW na to. Yan. So, nakita nyo yung trim. Na-restore ko na rin yan. Ito nyo, meron ng ceramic yan. Ito nyo. Yan, makita nyo naman yung tires. Yan, tingnan nyo. Hindi siya shiny. Ganyan talaga ang dapat. Hindi shiny pero malinis, black, para hindi tumatalsik yung mga tire shine na nilagay nyo at para look professional. Ayan, napakalinis. Ibang klase yung ito, maganda itong ginawa nyo rito. So, ayan. Tsaka yung nasa likod, pakita ko sa inyo, mukhang yan, mukhang hindi siya ano, hindi lang siya yung peke, mukhang urig eh. Yan, so kita nyo naman, napakapogi nyan, napakakintab nyan. Yan, itim na itim. Whew, kita nyo naman, parang glass. Yan, so dito, pakita ko sa inyo, ayan na, restore na rin, itim na rin. Pati yung mga yan, restore natin yan. Ayan, so ayan na siya. Nakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So guys, salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.